Good morning po. Good morning. Today is Sunday morning. May mga dumating tayong kaibigan na taga Olds, Kapampangan din. Bumisita sila dito. Nag-spend sila lang one night tapos kasi nag-photoshoot sila. Kakasal sila sa Pilipinas. Mga Kapampangan po, mga kaibigan natin sa Olds. Ngayon, magluluto tayo ng almusal nila bago tayo magkwentuhan. Medyo matabi kami ang lulutuin nating almusal ngayon. So, kumusta po kayo mga kaibigan? Kumusta yung araw ninyo noong Saturday kahapon? Well, ito kako. Sabi nga, still, ngayon, mapagkwentuhan natin ang mga buhay natin dati sa mga, ikumpara natin ang buhay dito sa Canada at saka nung OFW ako, simula sa Saudi, tapos sa barko, sa cruise ship, at saka sa Curacao, kung ano ang pagkakaiba ng buhay dito sa Canada at saka sa cruise ship. Magluto muna tayo ng almusal natin. Sila. Hospitality ng Kapampangan ng Pilipino. Nakalis na yung mga bisita natin. Magsisimba pa daw sila sa sa Basilica St. Joseph dito sa Edmonton. Napaka-solemn kasi nung simbahan. At tayo, nandito tayo sa basement. Sa Sunday, hindi tayo nakapaglapakapod. Saturday, laba tayo habang nagkukwentuhan tayo tungkol sa buhay-buhay sa mga experience natin sa abroad. Mag-segregate muna tayo ng damit. Ano nga ba ang pagkakaiba ng ang sinasabi nilang OFW? Yung nagtatrabaho, may kontrata ka. Tapos sa permanent residence tsaka citizen dito sa Canada. Noong po nga kung nag-uumpisa mag-abroad, nasabi ko nga sa mga nakalipas kong vlog sa nag-Saudi ako, nakapag-barko ako, cruise ship, at nakapag-Curacao. Nag-open po kami ng Hyatt Hotel doon. Ang kakaibahan po ng OFW na may kontrata tsaka citizenship, yung OFW guaranteed ang sweldo mo, guaranteed ang trabaho mo. Pwede kang ma-promote, pwede kang tumaas sa sweldo. Sa citizenship po, kasama mo, pamilya mo dito sa Canada, tapos pwede kang mamili ang OFW, nandun ka lang kasi nakakontrata ka. May mga bansa kasing tulad ng Dubai, pwede kang palipat-lipat ng kontrata. Pero sa sa Saudi po noon nag-umpisa ako, yun ang pinaka experience ko na naging parang balisa sa buhay kasi nga ang Saudi kasabihan nung
yun lang mga sinasabi ng mga ibang Pilipino, Saudi dati, maganda. Kung engineer ka or nurse ka. Pero kung nagtatrabaho ka sa food service po, libre ka ng ang kagandahan sa Saudi sa cruise ship, libre ang ano mo, libre ang tirahan mo, utilities, pagkain lang gagastusin mo. Sa cruise ship, libre lahat. Sa Saudi po nun, libre kami ng accommodation, which is sweldo namin nun, nasa $300 a month. Tapos, magkakaroon ka ng tip sa restaurant. Yun ang pinaka, ano mo, kumbaga, nakakaipon ka. Nakakaipon ka ng pera. Kasi, libre lahat. Pagkain lang ginagastos mo. After ng 2 years sa Saudi, nag-decide akong hindi na ako bumalik. Kasi nga, sa Saudi po, pagka nagtatrabaho ka sa $300, ewan ko na lang ngayon kung magkano ang sweldo nila sa restaurant. Pero kagandahan ang maganda ang Saudi kung single ka. Wala kang pamilya. Kung nagtatrabaho ka sa mga food service. Pero kung engineer ka or nurse ka, pwede. Makakaipon ka po kasi libre yung tirahan doon. Sa cruise ship naman, after ng 2 years, nakapag-barko ako na nakatatlong kontrata po ako sa cruise ship. Libre lahat. Kaya lang, yun ang rotation mo every day. Within 8 months, walang day off. 12 hours, 16 hours. Depende po sa bansa na pinupuntahan ninyo. Ipon ang sweldo nyo. Depende sa position mo. Siyempre, yung pera mo, nakaipon yan, libre ka ng pagkain, wala kang ginagastos, gagastos ka lang pagka gusto mong lumabas sa barko. Yun ang kaibahan po ng cruise ship. Trabaho, tulog, trabaho, tulog, kaya lang ang cruise ship. Again, maganda ang cruise ship sa mga single din. Hindi ko naranasan ang ibang ano sa Middle East, sa Dubai. Tulad ng Dubai, ang style sa Dubai kasi may pwede kang possible na magkaroon ka ng employer o pupunta ka doon para maghanap ng trabaho para magkaroon ng employer. Ang pagkakaalam ko po sa Dubai, kung kinuha ka mismo sa bansa ng employer mo, libre ang tirahan mo. Pero kung pumunta ka doon, ikaw mag-aano sa tirahan mo. Again, ang OFW po, makakapag-ipod ka kung single ka. Sa mga Middle East, sa mga Korea. Ang Korea, hindi ko alam, pero ang sabi ng brother-in-law ko, makakaipon ka talaga sa Korea. Kasi trabaho, trabaho, trabaho. Maliit ang mga taxes sa Dubai, maliit ang taxes. Ang kaibigan po dito sa Canada, may mga bracket po ang taxes namin. Habang tumataas ang sweldo mo, nag-iiba ang bracket na sweldo mo. Kaya nga sabi ko sa isang vlog, almost 1/4 of your salary na pupunta sa tax. Kasi kailangan mag-bypass. Sa barko, ang ano ng barko, mayroong waiter ka doon sa barko. Makakapag hindi mo nagagawin itong paglalaba, hindi mo nagagawin tagalinis ng ano, kung waiter ka. Marami ko kasi pagkakitaan sa barko. Katulad ng side duty. Side duty sa barko, pwede mong ipagawa sa iba. Nung panahon namin, ha, magbabayad ka lang ng $25 yung mga side duty mo sila lang gagawa. Tapos, kung magpapalaba ka, pwede mong ipalaba. Kung magpapalinis ka ng kwarto, pwede. Kung waiter ka, kasi malaking kinikita talaga ng waiter sa barko. Pero kung nagsisimula ka pa lang, ikaw ang gagawa. Kaya sanay tayo sa gawain ng ano eh, ng bahay kasi hindi natin naranasan yung magbayad tayo ng mga ano, ng mga side duty or paglalaba. Tayo mismo ang gumagawa ng mga ganun. At siyempre, nakikialubilo rin tayo, nakikisama rin tayo sa barko. Pero hindi natin afford yun nung nagbabarko tayo. Nakatatlong kontrata ako sa barko eh.
After that, nalungkot po ako. Kasi nga naman, pagka may pamilya ka, nonsense ang kagandahan ng mga napinupuntahan mo kung wala yung pamilya mo. Pero, sabi ko nga, nangarap ako na makasama ko ang pamilya ko at binigay ng Panginoon sa atin ang Canada. Hindi niyo po ba naminis nung bata tayo? Lahat. Nung bata ako, itong paglalaban na to, tinuruan kami ng nanay ko na magkaroon din ng responsibilidad. Diba, yung bata tayo, yung poso, ng bobong po tayo, ba naglalaban, naglabanda o yung nanay mo? Sabi po nun, obligado kaming ganun. May mga responsibilidad na maghugas ka ng plato, talagang ibibigay sa'yo. Yung talaga matututunan mo sa buhay mo kung paano gawin yung mga gawain bahay. Kumpara nyo ang ano ngayon. Ang mga bata, lalo na dito sa Canada. Oo, pwede mo silang bigyan ng task, pero sa atin nun, may kasama pang pagka hindi mong ginawa. Paano ka agad? Ganun nga mga ano natin, kaya natuto tayo dito sa Canada, hindi natin pwedeng gawin yun. Kinakalungkutan ngayon sa mga bata, lalo yung panganay ko, dahil nabigyan namin ng task, nagka-tap ng basura, ilalagay na lang yung mga panagkainan sa dishwashing, tapos itong mga ilalaban ko, na gagawin yung kunin na lang yung mga damit niya, hindi niya mamagawa. Talaga nakatutok ko sila ngayon sa mga gadget. Ang hirap po ng mga kabataan ngayon sa kabataan dito sa Canada. Kaya kung nasaan mo sa anak ko, kung nasa Pilipinas ka lang. Pero dito hindi natin pwede ko na hindi natin pwedeng pukpukin or kwersahin ang mga bata. Yan ang nakakalungkot at sa Pilipinas wala akong magagawa, pero yun ang pinamana sa akin ng mga nanay ko. Siguro hindi ako tinuruan ng nanay ko, hindi ko alam gawin itong mga to. Siguro wala na rin akong asawa kung wala akong alam sa gawain bahay. Dibuwa mga kababayan. Kayo po, ano po yung sitwasyon ninyo sa bahay dito sa Canada? Siyempre, lahat tayo nagtutulungan sa gawain bahay. Hindi yung iisa lang tao at iisa lang ang nagtatrabaho. Dapat dito pantay, dito sa Canada. Putol. Yun, dito sa Canada, nagbabayad ka ng healthcare, nagbabayad ka ng, hindi lang lumilitaw sa ano yun. Yung tax kasi dito sa Canada, doon kinukuha ang mga healthcare, yung mga sinasabi nilang, yun ko, minsan sinasabi nila, yung mga refugee, minabayaran, saan pa makukunin ng gobyerno yun? Kundi sa tax natin. Kaya, kung minsan, hindi napapansin ko dito sa Canada, correct me if I'm wrong mga kababayan, napapansin ko dito sa Canada, nagagamit ang taxes natin sa maling paraan. Kaya maraming nagko-complain na mga puti, mga Canadian. Kung minsan ayaw na daw nila magbayad ng tax dahil walang nangyayari. Especially federal, ginagamit nila talaga ang tax sa pagtulong daw ng ng gera, sa missile, pagbili ng missile. Siguro nababalitaan nyo po sa balita, kung minsan nagdo-donate yung Canada, ayoko, bakit ganun nila ginagawa yon? Pero sa tingin nyo po ba tama yung ganun na paraan? Kasi sinusuportahan nila ang paggegera ng ibang bansa. Ang hirap po ba, di ba? Yun, pagpatuloy ko yung ano, yung dito sa Canada. Marami nagsasabi na nakaka-relate sila sa mga sinasabi ko. Totoo nga po, ang OFW versus
citizen or permanent residency dito sa Canada, kung hindi po kayo mag-iipon dito sa Canada, at kasi tayo mga tao, as a human being, mayroon na tayong abang lumalaki sweldo natin, lumalaki din yung expenses natin. Ewan ko bakit ganun, pero sabi ko nga kay Mrs., kailangan namin magkaroon ng plan B. Mag-save kami para at least kung maging worse man ang kalagayan dito sa Canada at hindi maibalik ang dating sitwasyon ng mga foreign work, mga tao dito, mga yung trabaho tsaka economic, at least may option kaming bumalik sa bansa para mag-settle uli. Marami pong nangyaring magandang dito sa Canada sa aming dalawa mag-asawa. Nakuha namin lahat ng mga goal namin, tapos si Jordan dumating sa amin. Yun ang pinaka the blessing po sa amin na nangyari dito sa Canada. Kaya lang sabi ko kay Mrs., within 10 years bigyan natin ng span na ang natin, mag-ipon tayo. Para at least mayroon tayong nakatago. Yun kasi dito nakakapag-ipon ka, kaya lang tuwing emergency or whatever, di mo na alam hinawakan yung pera, mabilis pong mawala ang pera, especially kung nasa banko lang, hindi naka-invest. Ang strategy natin ngayon na sana kung maibalik natin yung sistema, yung ikot ng buhay namin, magkaroon ako ng trabaho na regular, si Mrs. continue yung pagtatrabaho, kailangan din natin mag-ipon talaga. Ang advice ko lang po sa atin mga kababayan, huwag po tayong, lalo na ngayon sa dito sa Canada, huwag po tayong masyadong sumabay. Kasi ang pera, ang hirap hanapin. Ang hirap ilahin papunta sa atin. Tapos ang daling lumabas. natin kasi sa mentality natin, akala natin permanent ang pagpasok ng pera kung may tayo. Hindi ho. Sa mga sitwasyon po ngayon, sa katulad ng mga naranasan namin mga Pilipino dito. Ewan ko yung mga ibang Pilipino, pero huwag po kayong umasa sa kung permanent kayo sa trabaho. Kailangan nakakapag-savings po kayo. Importante po ang savings. Yun ang kaiba ng OFW kung single ka, nakakapag-savings ka. Savings kasi, ibig sabihin, at the same time, pinupundar mo para lumago. Ang pera kasi kung nasa bangko, nakaupo lang yan, gagamitin ng bangko yan. At magkano lang ibibigay sa'yo? 1% or 4 something? Tapos sila, malaki yung kinikita nila. Marami po investment po dito sa Canada. Talaga lang, RRSP, TFSA, pwede mong kunin yun. TSFA, yung non-taxable. Hindi ko na i-co-collaborate yung mga savings na yun. Basta nagkaroon kayo ng pagkakataon, mapunta dito sa Canada, isipin nyo po pag-savings. Kahit naman permanent residence kayo, at least mayroon kayong, sa experience ko, mayroon kayong mapagkukunan pagka nangyari sa inyo ang mga hindi nasaan. Sa mga Kuwait, yan. Yung mga gustong pumunta dito sa Canada, at least alam ninyo po ang kaibahan. Dito po sa Canada, di permanent ang trabaho. Kailangan nyo mag-savings, kailangan nyo magkaroon ng cash flow na in case of emergency, para may pantakip kayo sa EI, Employment Insurance. At na marami pa akong nababalitaan din na mga agency sa Pilipinas. Ang mahirap po kasi sa Pilipinas, huwag po kayong maniniwala sa mga sinasabi nila na
okay pang pumunta ng student dito. Wag na po kayo maniniwala kasi hindi na po okay. Marami pa rin nagko-convince sa Pilipinas na pathway, magiging pathway mo sa Canada para ma-PR yung pagiging estudyante. Hindi na po. Paulit-ulit ko po sinasabi sa inyo, mga kababayan. Hindi na po tayo po pwedeng pumunta dito as a visitor visa or student para maging maigpit na po. Katulad ng sinabi ko doon sa bisita namin, siguro magbabago ang sistema pagka nagkaroon ng election. Hintayin po lang natin yung magkaroon ng election para maano nila. Para tignan natin kung mababago ang sistema. Pero wag na po kayo maniniwala sa mga agencies sa Pilipinas. Ang isip na lang po nila kumita ng pera. Ngayon, kung marami kayong pera sa Pilipinas, why not mag-visitor visa dito? Pwede nyo sustain. Pero kung ganyan lang po, sakto lang po ang pera ninyo, huwag muna po kayong mag-ano. Yan lang po may advice ko sa inyo, mga kababayan. Ang hirap magsalita, pero magsasalita ako na huwag ko kayo maniniwala sa agency sa Pilipinas. Yung mga nagre-recruit ng international student at saka visitor visa. Hindi na po. Hindi ko kayo inaano kasi mahirap magbaka sakali na ngayon dito sa Canada. Ako namamag-asa ako na makakita pa ako ng trabaho. Sa awa ng Diyos, makakita tayo dito pa tayo nawawalan ng pag-asa. So, yun lang mga kababayan na share ko lang sa inyo ang between OFW. Ang OFW, maganda ang OFW kung single ka. Dito sa Canada, oo, kasama mo ang pamilya mo. At the same time, kasama mo ang pamilya mo, dapat nag-iipon ka. At kung may mangyari man na sitwasyon na mayroon kayong pagkukunan. Marami tayong kababayan tulad ko na ngayon nakaganyan ako. Medyo higpit sinturon ngayon ang sitwasyon namin. Pero nakakaraos naman. Sabi nga nila, God always provide. So hanggang dito na muna ang kwentuhan natin mga kababayan at tayo'y maglalaba muna. Samahan niyo ako sa next vlog ko. Maraming salamat sa mga patuloy na nagsusuporta. If you can please like, subscribe, and share my channel para dumami po tayo. Dumami po ang nagiging mga suporta at maraming magkakaroon ng idea kung anong buhay dito sa Canada. So, maraming salamat po. God bless you always.